Okay, hello at magandang araw po sa inyong lahat. At para sa ating episode na ito ay ating ibigyan ng hostisya ang Echo Tank L3258 ng Epson. So meron itong capability ng wireless at yun ang ating papakita sa episode na ito. Epson L3258. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please hit the subscribe button and notification bell for more videos. Ayan, hindi na natin patatagalin pa. Ito yung mga nilalaman ng ating panel ng ating printer. So, pinalagay na namin yung ink nito. So, ready to ano na. At ito yung kanyang print sample. Ayan. Maganda yung kanyang sample picture print. At meron din siya syempre kasamang manual. Although this one, it came with a Chinese manual. So medyo naging challenging yung installation. Pero yung installation CD naman actually is in English naman. So ayan. L3258. Ayan, so okay na yung ating printer, nakasetup na rito. At ito yung ating power option, saka yung ating wifi status. Ayan, saka yung may incident or error message, ito yung pop-up. Tapos yung ating copy option, saka yung mga LED indicator. Ayan. So, titingnan natin. Ang gagamitin natin ay yung print option niya. So, kung una mo itong i-install sa yung device, kailangan mo lang ng installer niya na kasama ng printer. Tapos, install mo lang siya. Tapos once it's installed, lalabas na yung Epson L3250 dito sa yung option. Ang problema lang nito, nung nakita ko yung Epson status niya, yung printer niya, wala siyang option or more options compared sa ibang printer settings ng picture. Makita natin dyan. Ang meron lang tayo is paper type at yung standard niya na high. Pero wala siya yung option na kung photo ba itong i-print mo or document. Kasi makikita mo dyan sa gilid, document lang ang pwede mong install. Ito yung sa built-in niya. Pero as per the vendor, pwede kong gumamit ng ibang klase na ibang Epson series installer para lumabas yung option for picture quality na printer. So far nung ginamit naman namin yung paper glossy last time, tapos nag-change kami ng high ng color or quality, okay naman, nag-print naman siya ng maganda rin naman. Okay? So ngayon ang gagawin natin ay ipitest natin yung Wi-Fi connection niya or yung kanyang wireless connection ng printer na ito. Okay, so meron tayo dito yung cellphone na Huawei 3i na cellphone, at ito yung gagamitin natin para mag-install ng gagamitin natin to be able to print dito sa ating Epson L3258. So itatype natin dito ay Epson Smart Panel. Yan yung ating gagamitin. Epson Smart Panel. So, click lang natin yung install. Yan. Dahil lang natin ma-install to. Ang isa pang nakita ko habang nag-i-install ito, nasubukan ko to sa aking Samsung A50. At ang nakita kong print options lang niya is for printing option lang for image at PDF file. So, kung mag-i-print ka ng halimbawa Word document, you have to convert yung file first as a PDF file before you're able to print it. So, yung option ng DOCX or .DOC na
file or Word document or .xls, yung para sa Excel file, hindi siya nag-work. Kailangan mo nang convert muna siya into picture or PDF file para magagamit. So dito, makikita natin, open na siya. Installed na siya. Open na natin siya. Ayan. So, ayan. May mga license option lang rito. I-agree lang natin. Click OK lang. Tapos, next lang natin dito. And next lang natin ito. Allow lang natin. And magta-try siyang mag-search ng product. At makikita nyo yung wifi natin. Ganun lang. Naka-solid green lang yung light. Tapos, dito naman ay please wait yung lumalabas. Ayan. Yes lang natin. Tapos, ayan. Connect to a product already on Wi-Fi. Ayan. Yan ang pipiliin natin. Tingnan natin kung magko-connect siya. Ayan. Lalabas na yung option ng printer na gagamitin natin, yung Epson. So, hindi siya yung actual name ang lalabas. Pero siya lang yung Epson naman dito sa loob ng room namin. So, ikiklik ko na ito. Tapos, makikita mo, magbabago yung blink niya doon sa taas. Indicate na okay na yung ating nagtatry na siyang mag-connect. So, as per instruction, we will just follow it. Kung meron kang ganitong icon, yun ang pipindutin mo. O kung wifi yung icon, yun ang pipindutin mo. Sa case natin, ang pipindutin natin ay yung wifi option. So, kiklik natin yan. One click lang. At dito, magbabago yan. Maya-maya. Hintayin lang natin. So, meron mga L3258 panel na meron siyang LCD panel. So, dito, wala siyang ganong klase ng option, pero meron siyang wifi option na pwede mong i-click. So, hintayin lang natin. Mag-connect. At so, dapat din ay parehas na connection na meron sila. Parehas dapat yung wifi connection na meron sila na pinag-sharean para sa ganun ay mag-work siya. So, yan, makikita nyo, medyo matagal yung kanyang pag-approve ng connection. At nag-ready na rin tayo ng paper para mag-test print later on. So, hintayin lang natin itong mag-approve para mag-print tayo. Okay, so dito makikita natin magkakaroon ng ganitong klase ng error. Cannot connect to the selected printer. Wait for a while and then try again. After ng mga 2 minutes ng paghihintay, ito yung lumabas. So, tatry natin ulit mag-connect. Click lang natin yung OK. Tapos, hintayin lang natin ulit mag... After we click on Epson. Ayan, nagpo-connect ulit siya. Hintayin lang natin. Ayan, hintayin ulit natin siyang mag-connect. At, tingnan. Ayan na. Actually, ito medyo mabilis na yung kanyang process. Ayan. So, nakita natin, connection is complete. Connected na daw with that icon na parang nagko-connect na siya. So, piklik lang natin yung OK. So, normal lang yung magkaroon ng error na ganun dahil, syempre, wireless connection. So, yun yung ating option. So, gagamitin natin yung kanyang cards option instead of tiles. Parang mas nagagandahan ako sa card option. So, close natin yan. Use card. Ayan. So, nag-check siya ng firmware or update. So far, updated naman tayo. Pwede mo rin ulit gawin yan sa mga susunod. Pag once na in-open mo naman yung application, it will check for updates. So dito, makikita natin, pwede na tayo mag-print ng photos. Try natin mag-print muna ng photo dito sa ating computer or sa ating cellphone. So, hanap tayo rito na ang papwede nating i-print. Ito na lang, print natin itong January. Try natin ito para
para document lang siya. So naghanap ako ng picture na mukhang document lang. So yan. Ayan. Tapos print natin. Ganun lang, i-click mo lang yung gusto mong i-print, tapos click print. Ayan. So once na connected na yan, mag-print na yan kaagad. Ayan, printing. Kukunin nga na yung paper doon syempre. Ang isa pa palang kagandahan ng printer na ito mga kaibigan, napakatahimik niya mag-print. Halos hindi mo mararamdaman na nag-print ka pala. Ayan. Sobrang tahimik. Ayan. Hintayin lang natin matapos itong printing. Kita niyo medyo tahimik talaga siya mag-print eh. Ito yung nakakatawa rito sa printer na ito. Tapos mamaya susubukan natin mag-print ng may merong kulay. Ayan, ito susubukan natin itong i-print. Para sa January, ipinanganak na pinakamagaling mag-budget ng pera. Totoo ba yan mga kaibigan? Kung totoo yan, ilagay nyo doon sa ating chat, sa ating comment section kung totoo nga ba ay pinanganak na pinakamagaling mag-budget ng pera mga January. Actually, ako ay January. January 2. At mukhang hindi totoo ito. Chocolate. So, yun. Ayan, at i-print na siya ang mga picture. So, susubukan din natin i-print ito. I-queue na natin. Subukan natin na naka-queue. So, hindi ka pa pwede mag-print na kagaya sa computer. You have to wait for the other process to complete before you can print on another document. So, ganun po siya. So, isa-isa po natin ang printing. So, hintayin lang po natin matapos. Although tahimik siya, medyo matagal siya mag-print ng document. O papansin niyo, hindi siya ganoon kabilis mag-print. Pero, although it actually does copy what you are supposed to print, so that's fine. You just have to be very patient and wait for it to complete. So yun, hintayin lang natin matapos to. Ayan, tapos na pala. Ayan, so yun, print na siya. Wireless po mga kaibigan, ang connection po yan. Susunod natin itong may kulay. Ayan. At ayan na, nag-print na siya na may color. Okay, same goes. Ayan, kinukuha niya na yung printer. At nasa queue na yung printing natin, 59%. So again, mga kaibigan, napaganda rin ang printer na ito sa halagang 10,450 plus. Makakabili ka na ng Echo Tank L3258 ngayong magpapasko. May mga gusto kayong paglaanan ng inyong budget. I think this device is somewhat nadoon sa pinakamaganda na rin level ng printing para sa lalo na sa mga estudyante dyan na magpiprint. Dahil sa Echo Tank siya, sa L3250 Echo Tank, mas marami kayong matiprint sa mas tipid na cartridge o hindi nyo na kailangan hindi na minimal cost na lang ang needed para sa iyong araw-araw na printing office or school needs. So yan. So 98% yung, or 100% na yung ating printing process. We're just waiting for it to complete. At ayan po. So yung ating piniprint is labas doon sa actual paper size. Tingnan natin kung pwede mong baguhin yung paper size. Ayan, may paper size siya dito. Hindi ko kasi binago kanina. So, ang printing natin, lumabas ng ganun. Kasi hindi ko binago yung printing size. So, kung gagawa ka ng, mag-i-print ka ulit nito, piliin mo yung printer mo na yung paper mo, tapos kung paano siya lalabas doon sa printing. So, meron din siyang option dito sa settings para doon sa klase ng paper size at layout natin kung ano yung layout na gagawin nyo. Ayan. So, maging mindful lang tayo doon bago natin i-print kagaya ko na sobrang excited. Ayan. So, naging ganito yung result ng ating print. Pero still, it does the printing. It did the printing. At makikita nyo mga kaibigan, borderless din siya. Meron siyang option for
borders. And makikita nyo, pwede nyo alisin yung borders para wala siyang border. So yun, ang mga kagandahan ng mga bagong printers ngayon. So yan, tapos na yung ating pinirin. At andyan dyan na siya. So again, hindi siya pumunta sa center because I chose yun sa different setting ng paper. So just be mindful on what you are printing. Since it's a picture, you have to make sure na tama yung paper size, tama yung layout. Para sa ganun is nasa gitna yung ating pagpiprint ng ating document. So again, muli, maraming salamat sa inyong pagtutok sa channel na ito. Medyo mahaba yung ating video ngayon, pero I hope it helped. At if you have questions or needs, or I mean, in case of technical support, baka pwede naman nating masagot yan dito. You can put it in the comment section. Just don't forget to hit the subscribe button and notification bell for more. Again, maraming salamat sa inyong pagtutok. Hanggang sa muli, ito yung Epson L3258. Paalam!